Welcome to Donmar TV News Channel. Ayon kay KUSI, May 31 ang kanilang isumite sa National Council ang resolusyon ng PDP Laban Bulacan Chapter kaugnay ng reklamo kay Senator Pacquiao. When the Bulacan Chapter filed a complaint against Senator Pacquiao for criticizing the president, for speaking ill about the president, what we did was to present that complaint to the National Council for investigation, deliberation. Sa July 16, sa mismong assembly ng partido, malalaman niya ang resulta ng investigasyon at posibleng may ipataw na sanction kay Senator Pacquiao o siya o kung siya ba ay tuluyang tatanggalin sa partido. Pero ayon kay KUSI, sa ginagawang pambabatikos ng senador sa kanilang mismong party chairman na si President Rodrigo Duterte, mas mabuting umalis na ito ng partido. For you to be criticizing publicly yung kasamahan mo, no, especially the president of the country, the chairman of the party, parang wala tayong respeto, no? Parang hindi natin iginagalang ang unrecognized ang pamumuno ng ating pangulo at ang ating chairman. So kung ganun ang gagawin mo, umalis ka and then batuhin mo. Dahil sa isyu kay Pacquiao, ayon kay Secretary KUSI, imposibleng mag-tandem sila Pangulong Duterte sa darating na halalan. Ngayon, kung isusulong nila na si Senator Pacquiao ang maging katandem, yun na nga ba sinasabi ko nung mga nakaraang araw na sinusulog na nila ang bahay, sinusulog na nila ang kanilang mga tulay, paano pa sila babalik? Wala rin anyang sinasabi ang senador sa mga miyembro ng partido ukol sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ayon pa kay KUSI, wala pa sila nagiging desisyon kung sino ang magiging standard bearer ng PDP Laban. Prioridad anya nila na maghanap ng kandidato sa loob ng kanilang partido. Ubusin muna namin siguro yung aming potential candidates bago kami tumingin sa labas. Hindi naman kinikilala ni Vice Chairman KUSI ang pagpapatalsik sa kanila sa partido ng kanilang party president at ng National Committee. Binigyan din niya na hindi ito dumaan sa tamang proseso. Pinabulaan na rin niya na ang alegasyon na may power grabbing sa PDP Laban. President Rodrigo Duterte himself will preside the National Assembly initiated by the faction of Energy Secretary Alfonso KUSI on Saturday. This was despite the pronouncements of Senator Manny Pacquiao's camp, who is the party president, that they will not recognize and attend the meetings. PDP Laban Deputy Secretary General Melvin Matibag says majority of the party members are expected to attend the assembly. It's the decision of the president. He loved PDP Laban. He wants to show the support to PDP Laban. So he wants to be present despite of his busy schedule. What can I assure you? Wala po kaming tatanggalin na PDP Laban member sa Friday and Saturday. What we will have is a democratic process of having an election na kung saan may mananalo, may matatalo. Earlier, PDP Laban Vice Chairman and Energy Secretary Alfonso KUSI said one of the agenda on Friday is the complaint of the PDP Laban's Bulacan chapter against Pacquiao for criticizing Duterte. He adds it is possible that the boxing champ turned senator may face sanctions. But for Senator Coco Pimentel, who is the party's executive vice chairman, the KUSI faction has no right to impose sanctions over supposed criticisms, noting that the party recognizes free speech. Why is it a big deal? Because they need this issue within the party kasi meron silang gustong gawin sa partido na hindi, ayaw pa rin. Problema kasi ayaw pag sabihin na lang, mag-usap na lang kami para matapos ito, magkaibigan pa kami. However, Matibag argues it is up to the general membership to decide on the matter and that he believes there is enough basis to penalize Pacquiao. Ewan ko po kay Senator Coco kung paano niya nasabing imposible yun. Kasi common sense lang po yan. Kasi lahat naman ng bagay posible. Depende na lang kung paano gagawin. Where I'm coming from as a lawyer, that can be interpreted as disloyalty to your party. Meanwhile, Pimentel warns that the party may cease to exist if the other group will support an outsider candidate. He also questioned the legitimacy of some members of the KUSI faction, to which Matibag denies.
Wala nang masabi, kaya desperado. Puro technicalities ang binubutas sa tinahanap ngayon. Nakakalungkot po. Meanwhile, Pimentel also confirmed that he has received text messages asking to drop his support to Pacquiao. Hindi ko masabing Secretary Cusi and his camp yun, no? Pero may mga text tayo natatanggap na gano'n, na which I immediately dismiss. Wala naman akong personal interest dito. The group of Pacquiao is set to hold a separate National Assembly in September when Pacquiao returns from his boxing match in Las Vegas, USA. Sa kabila ng mababang rating nito sa Pulse Asia Survey, nasa pang-anim lamang si Robredo sa pinagpipilian na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Ayon sa tagapagsalita nito na si Attorney Barry Gutierrez, nakatuon ang Pangulo sa pagtugon sa COVID-19 at hindi nababahala pagdating sa anay positioning o pwesto sa 2022. Samantala, ipinagpasalamat naman ng palasyo ang mataas pa rin anyang pagtitiwala ng publiko sa Pangulo at kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa kabila ng mga kritisismo laban sa administrasyon. Magpapasalamat po kami sa tiwala ng taong bayan na ibinigay kay Presidente at kay Mayor Sara Duterte. Yan po ay nagpapakita na kahit ano pang ipukol ng mga kritiko ni Presidente laban sa kanya, ay patuloy pa rin pong nagtitiwala at naniniwala ang sabayan ng Pilipino sa liderato po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Niniwala ang Provincial Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Eastern Samar Governor Ben Evardone na susundin ng mayorya ng mga nasa partido kung sino ang i-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ayon kay Evardone, ito ay kahit pa ang anak nitong si Davao City Mayor Sara Duterte na tagahugpong ng pagbabago. Pwede magsabi na i-adapt namin si Mayor Sara as the candidate namin. Na ayaw man niya o hindi. Ayaw man niya o hindi. Oh. Hindi po outside. Ang mga hindi makaintay. So candidate ka agad. It will take a long process para pag-isip. Sila po yung may problema dahil ikinakahon na nila na si Senator Pacquiao lang ang pwedeng kandidato ng PDP laban. Why are we automatically ignoring a party mate who might be interested to run for president? Hindi ko maintindihan, masyadong dismissive. Masyado nilang minaliit. We have a party mate na gustong tumakbo. Hindi, tingin kami sa labas. Pag-usapan namin why. Ayon naman kay Anthony Del Rosario, Secretary General ng HNP, kung tutuloy man si Mayor Sara sa pagsabak sa presidential elections, hindi ito sasali sa ibang partido. You're all aware of course that Hugpong ng Bago is a regional party, and if Mayor Sara decides to run for president in 2022, she cannot use HNP dahil po regional party po, no? So ang mangyayari po niyan pagpatuloy po siya tumakbo bilang presidente, she will be running as an independent po. Dagdag pa ni Del Rosario, bagamat wala pang desisyon sa ngayon ng alkalde, malaking tulong sa kanyang pagdidesisyon ang pangunguna sa presidential survey. It's definitely a boost, no, for any candidate, including Mayor Sara. But at the end of the day, she will still make a decision based on other factors, not only the survey, but there are other factors that come into play when you're thinking of running for president. Samantala, ayon kay Governor Evardone, may partial list na si Pangulo Duterte nang maaaring i-endorso niya sa pagka-senador. Naglilista na siya ng kanyang senatorial candidates. May mga combination ito, yun sa pagkabanggit niya sa akin, combination ito ng cabinet members, halimbawa sila Senator Mark, Secretary Mark Villar, Art Tugade, si Harry Roque, Secretary Panelo, si Secretary Bebot Bello, si Secretary Carlo Nograles, tapos sa sila Kiri Villamil, si Capitulpo, sila Loren, sila marami pa, mga electionist, sila Subiri.